550,000 hanggang 700,000 pesos. Akalain mo yun, ano, higit pa sa sahod ng isang presidente ng Pilipinas, ang sahod ng kapitan o ng chief engineer sa barko, sa tanker. Hoy mga repo kayo, kumusta po kayo? Sa mga datihan na dito, maraming salamat sa pagbabalik. At sa mga bago pa lang, welcome, welcome to my channel. And in this video, pag-uusapan natin magkano ba talaga ang sahod ng isang seaman o ng isang marinong Pilipino na sumasakay sa oil tanker or tanker ships or tanker vessels. Ito yung product tanker, chemical tanker, oil and chemical tanker, crude oil tanker, LNG, LPG, lahat ng klase ng tankers, no? Worldwide, na trading worldwide, na bumabiyahe sa buong mundo. Kung gusto mong malaman kung magkano ba talaga ang sahod namin o ng mga seaman o ng mga marino na nasa tanker vessel or tanker ships, please keep on watching. Yon. May kodigo ako rito. Gumawa ako ng kodigo kanina bago tayo nagsimula para hindi ako mawala, para may basahin, no, mabasa ako. Ayan. So simulan na natin, huwag na nating patagalin pa. Nagdedepende sa tatlong factors ang sahod ng isang seaman. Una, depende sa kanyang kumpanya. Kasi may ibang kumpanya na maliit o malaki, malaki sila magbigay o maliit magbigay. So una, kumpanya. Na pangalawa, may ibang kumpanya na nagbabase sa experience mo. Halimbawa, magtatanong sila or they will check how many years ka na as captain, how many years ka na as ordinary seaman. Ganun. So, nagbabase sa experience. Pangatlo, depende sa owners or charterers or principal ng barko. So, yun ang mga factors na kung saan nagdedepende ang sahod ng isang seaman sa tanker. So, yun. May tatlong department sa barko. Usually, ito ay ang deck, engine, and kusina, galley department. So, una, pag-uusapan natin sa kusina. At saka pala, ang gagamitin nating conversion is $1 equivalent to 50 pesos. Okay? Philippine peso. So, example lang yan kasi sa ngayon nasa 50 point something sa paggawa ko ng videong to. So, yun. Messman, $1,000 to $1,300 and peso, that is 50 and up to 65,000 pesos. Kung chief cook ka naman, si Mayor, taga Luto, that is 1,500 hanggang $2,000 and in peso, that is 75,000 up to 100,000 pesos. Then, next naman, sa deck department tayo, kay ordinary seaman, kay OS, siya ay 1,100 hanggang $1,300 and in peso, 55 to 65,000 pesos. Kay AB or able seaman, siya ay 1,300 hanggang $1,800 in peso, siya ay 65 hanggang 90,000 pesos. Kay Boso naman, siya ay 1,500 hanggang $2,000 in peso, yan ay 75 hanggang 100,000 pesos. Si Pampi naman or si Pampman, siya ay 1,500 hanggang $2,200 and that is 75 up to 110,000 pesos. Yun ay sa deck department ng mga ratings. Ngayon sa engine department naman tayo, so engine ratings tayo. Si Wiper, siya ay 1,100 hanggang $1,300 in peso, 55,000 hanggang 65,000 pesos. Si Oiler naman, siya ay 1,300 hanggang $1,800 in peso, siya ay 65,000 hanggang 90,000 pesos. Si Fitter, siya ay $1,500 hanggang $2,000 in peso, siya ay 75,000 hanggang 100,000 pesos. So yun ang sa engine ratings. So sa engineers naman tayo tsaka sa deck officers. So una sa engineers tayo. Simulan na lang natin kay engine cadet. Hindi pa naman siya engineer pero siya ay trainee o estudyante para maging isang ganap na engineer. So si engine cadet, ang sahod niya ay $300 to $600 in peso, that is 15,000 hanggang 30,000 pesos. So sa fourth engineer naman, $2,200 hanggang $3,700 in peso, that is 110,000 hanggang 185,000 pesos. Limpak-limpak na sa lapi. Third engineer, that is $3,400 up to $4,700 in peso,
170,000 hanggang 235,000 pesos. Sa second engineer naman, siya ay 8,000 hanggang 10,500 US dollars and peso 400,000 hanggang 525,000 pesos. Sa chief engineer naman, siya ay 11,000 US dollars hanggang 14,000 US dollars. And that is 550,000 hanggang 700,000 pesos. Higit kalahating milyon. Oh, sa deck officers tayo, mga official sa kubyerta, no? Simulan natin kay kadete or kay deck cadet. Hindi pa naman siya official pero siya ay isang trainee o estudyante para maging ganap na official si deck cadet. Ang sahod niya ay 300 hanggang 600 US dollars. In peso, yan ay 15,000 hanggang 30,000 pesos. Kay third officer naman, kay tercero official, siya ay 2,200 US dollars up to 3,700 US dollars. In peso, that is 110,000 hanggang 185,000. Kay second officer naman, kay segundo, yan ay 3,400 US dollars up to 4,700 US dollars. In peso, yan ay 170,000 hanggang 235,000 pesos. Kay chief officer or kay chief mate, yan ay 8,000 US dollars hanggang 10,500 US dollars. In peso, yan ay 400,000 pesos hanggang 525,000 pesos. Kay kapitan or kay master, yan ay 11,000 US dollars up to 14,000 US dollars. In peso, yan ay 550,000 hanggang 700,000 pesos. Akalain mo yun, ano? Higit pa sa sahod ng isang presidente ng Pilipinas, ang sahod ng kapitan o ng chief engineer sa barko, sa tanker, no? So, hindi ko po sinali dito yung electrician or electrical officer kasi in my experience kasi wala na kaming electrician or electrical officer sa barko. Kaya hindi ko na sinali. Okay? So, please be informed po na ang ginamit natin yung conversion ay 50 pesos, 1 US dollars equivalent to 50 pesos, no? So, pwede pang tumaas, pwede pang bumaba, depende sa palitan. Yung sinabi ko po sa inyo mga sahod sa tanker ay base po yun sa aking experience and observation. I've been with two companies already and pang pitong barko ko na ngayon dito sa tanker vessel sa international trade dito sa labas ng bansa, labas ng Pilipinas. So, ginawa ko tong video na ito baka sakaling may magsi-search o may maghahanap na magkano ba talaga ang sahod ng isang marino o ng isang seaman na nasa tanker vessel. Maraming salamat po sa panunood. Magkita-kita tayong muli sa susunod pa natin mga videos. Kung nagustuhan mo ang videong to, paki-like na po at paki-share na rin sa iba. At huwag mo kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pakitingnan na lang dyan sa baba yung pula. And of course, don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat, hanggang sa muli.